Hello guys, kumusta? And today, ay i-share ko lang sa inyo yung mga bagong dating na tools ko. Ayan. So, may mga parating pang iba kasi para to dun sa susunod na project natin. Sa ngayon, alam nyo na yung project natin. Meron na tayong KMX. Bago ko siya umpisan, iipunin ko muna yung mga tools na kakailanganin natin. Ito yung mga torque wrench. So, pakita ko na sa inyo guys. Dalawa yung torque wrench na dumating. So, binili ko to. Hindi to sponsored. Ayan. Tapos, ang brand is Hans. Ayan. Hans torque wrench. Micro torque wrench. So, ayan yung packaging. Made in Taiwan. Made in Taiwan. Tapos ito yung isa na medyo maliit. Made in Taiwan ulit. Kaya itong Hans na brand yung binili ko kasi ito na yung pinakamura na may quality. Kasi dapat yung Tekton brand kaso mahal na. Sobrang mahal na. At made in Taiwan din naman yung Tekton. So buksan na muna natin itong maliit. 3/8 siya. Tapos inch pounds ang sukat niya. Ayan. Ito yung model. Ito yung model 3170GI. Pero may mga Newton meters na model, ayan. Kaso walang available. Pero itong inch pounds, meron din naman siya Newton meters sa likod. Yun. Ganda. Ito yung paperwork, calibration certificate. Ayan. So guys, ito na yung 3/8 na torque wrench natin. So bale, ito yung ratchet natin. Pwede ring reverse. Ayan. Tapos, yung measurements natin. Meron ditong inch pounds, tapos Newton meter dito sa likod. So, itong torque wrench na to, 40 to 250 inch pounds yung range niya. Sa Newton meters, 4.5 Newton meters to 28.3 Newton meters ang range. Ayan, dalawa kasi yan. Para hindi kang mahirapan mag-convert, dalawa yung nilalagay. So, ito yung handle sa pagpili ng torque spec. Tapos, ito yung lock, unlock. So, kakaiba na tong unlock na to, no? Slide lang. Slide up, slide down lang. So, sa pagpili ng torque spec, papaikutin mo lang tong handle. Ayan, bali, dito tayo sa zero. Susundan mo yung zero. Tapos, punta tayong 100 inch pounds. So, ayan, 0. 100 inch pounds. Tapos, yung 510 kapag 105 inch pounds. Tapos, kapag ganito, 110 inch pounds. Tapos, kapag pinaikot pa natin ng 0, nakatutok na siya sa 115 inch pounds. So, madali lang itong gamitin. At kapag mag-torque ka na, ilalock mo siya para hindi umikot yung handle. Ayan. So, lock, unlock. Ganun lang siya. So, sa ngayon, wala pa akong 3/8 na socket. Itong next torque wrench, malaki. So, ito yung model guys. 4175 Newton meter. Tapos, yung range is 20 to 110 Newton meters. Tapos, 1/2 ang size. 1/2. Para. So, meron din tayong calibration certificate. Tapos, ito mas malaki na to. Ayan. So, same. Ito yung ratchet mechanism. Pwede rin siyang reverse. Pero, halos di ko naman ito gagamitin ng pang loosen ng bolt kasi baka masira agad.
So, bali, pang tightening lang to, pang torque. So, meron ulit tayo ditong Newton meters, measurements, tapos ito naman, foot pounds. Kasi mas malaking torque na yung kayang gamin nito. Tapos, ito yung handle natin, metal, hindi plastic. Ito kasi maliit plastic. Ayan, plastic to eh. Tapos, ang kanyang lock, ganito siya. Ayan. Ayan, paikot lang, clockwise lock, tapos counterclockwise unlock. So, baka hindi nyo alam, yung 1/2, ito yung size ng, itong shaft na to. Ayan. Bale, ito 1/2 size. Ito naman yung 3/8. Maliit, di ba? So, kaya dalawa yung binili ko. Kasi, itong malaki, ang pinaka minimum na torque range niya is 20 Newton meters lang. 110 yung maximum. So, hindi ko siya magagamit sa mga maliliit na bolt kasi yung mga maliliit na bolt, minsan below 20 lang yung torque spec nun. So, kaya meron akong mas maliit na torque wrench. Kasi, halos sa engine ko lang to gagamitin, guys. Tapos, ang haba nito is, itong 1/2 is 14 inches. 14 inches yan. So, guys, tapos itong 3/8 na torque wrench, sabi dun sa ads, sa Lazada ko kasi binili to, 14 inch yung overall length nito, kaso parang maiksi siya, diba? So, sukatan natin to. Ayan, nasa 14 inch nga, eto, 14 inch. So, eto, nasa 11.5. Ang price ng dalawang to, guys, itong maliit, mas mahal siya kasi mas newer version yata to kasi itong lock at saka yung unlock version niya, mas newer yung version. Ang price nito is 2,800 pesos. Tapos, ito, 1/2 size, ang price is 2,500 pesos. Ayan, 2,499. Ito, 2,799. So, may mga, nabili ko to sa Lazada, link in the description. Syempre, may mga ibang seller na mas mura pa. Kayo na lang pumili, kayo na bahalang pumili sa mga seller, guys. Pero, yung pinagbilian ko, lalagay ko yung link para sureball na hindi scam, guys. So, baka yung iba hindi alam yung gamit ng torque wrench, para saan ba tong mga torque wrench. Kasi yung mga bolt natin sa motor or sa kahit ano, kahit sa sasakyan, kahit saan, yung motor, ako sa motor ko lang to gagamitin, lalong-lalo na sa engine, kaya medyo yung maliliit lang yung mga binili ko, hindi yung heavy duty na sobrang haba na mataas na yung torque na kailangan doon. Pag mahaba yung torque wrench, mas mataas yung torque range na kaya niya. For example, yung mga engine natin, may mga torque spec yung mga bolts niyan, para hindi sila ma-over tighten or minsan hindi kulang yung higpit, lalong-lalo na sa cylinder head ng mga motor. Ano yan eh, kapag yung cylinder head stud bolts natin yung nasira, malaking problema, babaklasin mo na naman. Dito na natin magagamit yung torque wrench para hindi ma-over-tighten yung mga bolts natin, hindi sila ma-stretch, mga ganyan, para mas humaba yung buhay nila. Yun yung gamit ng mga torque wrench, para sa tamang torque spec, hindi over-tighten or kulang sa higpit yung mga bolts. Doon sa rider carb ko dati, hindi ako gumagamit ng torque wrench. Ilang beses na rin akong naputulan ng yung bolt ng camshaft holder natin. Hindi ko na matanda ng tawag doon. Yung 10 mm size na head. Ayan, madalas mabilis maputol 'yun eh.
So, kahit dati din, di rin ako gumagamit ng mga torque wrenches sa mga two-stroke ko ngayon. Tamang ano lang, tamang hula lang ng higpit. Ano. So, ngayon guys, tetestingin natin sila. Itong one-half muna kasi wala pa akong socket para sa 3/8. Kapag hindi mo na siya gagamitin, dapat na sa pinakamababang torque spec siya guys. Para hindi masira yung calibration kung matagal siyang hindi magagamit kasi meron tong spring sa loob. So guys, tetestin muna natin siya dito sa axle ng swing arm natin. So itong axle, ang torque spec nito is 53 Newton meters. So paano malalaman yung torque spec? Nasa service manual yan guys. Tapos gagamitin ko tong Drill Pro impact wrench ko na good pa rin. So M12 yung size, tapos 17mm yung socket. So, ayan. Huwag na huwag nyong gagamitin yung torque wrench pang loosen ng tornilyo kasi makaka-iksi ng buhay niya at yung calibration. Balik lang natin. Niloosen ko lang talaga. Tapos, isiset ko itong torque wrench sa 53 Newton meter. Bale, medyo nasisilaw kasi. Ito yung 50 Newton meter. Paikot lang natin yan. Tapos, aabot tayo. Hanggang umabot tayo ng 50. Ayan. Tapos, 53. Dadalhin lang natin yung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, so 53 Newton meter. Ito yung socket natin. Ayan. So, kapag tama na yung torque spec, magkiklik itong torque wrench natin. So, pakinggan nyo mabuti. Yun, di ba? Click na. So, ayan guys, tama na yung torque spec ng axle natin. So, kapag narinig nyo na yung click, huwag ninyo nang sosobrahan kasi nakakasira din yun ng calibration based dun sa service manual. Binasa ko kasi yun. Tapos, ang torque spec ng front axle natin is 39 Newton meter. Ito yung mga torque spec natin. Service manual ng DT. So, babalik natin siya sa 30. Okay. 30, tapos 9. Ayan, 9. Tapos, 39 Newton meter. Wala pala sakit. Yun. So, ayan. So, ayan guys. At hanggang dito na lang tong video na to. Tapos, paghihintay na lang yung next project natin kasi nag-iipot pa ako ng mga tools na gagamitin. Siyempre, yung budget, ano. At, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo about sa mga torque wrenches. So, kita-kits.